tapos ko pa lang bumili ng ticket. Okay? Wait lang. Sorry. Kakatapos ko pa lang bumili ng ticket at nanonood ako ng Mindanao. Ayan. So, medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag vlog kasi medyo nagkaroon ako ng health concern. So, kaya, ayan, ngayon pa lang uli ako ng pag-resume. So, medyo inabot ako ng more than 30 minutes sa pila. Kasi ang haba kanina ng pila. So, andito ako ngayon. Mag-aantay. Bali, ang schedule ko is 2:20 ng hapon. Kasi hindi ko naabutan yung 11:40 kasi yung bukas ng mall is 11 o'clock, ay 12 o'clock. Hindi ko naitanong kung pwede na umakyat yung mga manonood ng sine. So, ang ginawa ko, pumunta muna ako ng landmark, kumain, syempre yung medyo healthy, bawal kasi yung mamantika ngayon. So, I'm on medication for 3 or 4 months. Sabi ko nga kanina, nagkaroon ako ng health concern. So, ayan, hopefully, mapagtagumpayan ko yung walang mantika, bawal ang red meat. At saka medyo meron akong medication. Ayan, see you guys. Maya-maya, lilibot ko kayo dito. Okay? Bye! Maya, balik tayo. Hi guys! Ayan, kamusta na po kayo? Medyo nakahanap ako ng magandang pwesto. So, ano nga pa yung pag-uusapan natin ngayon? Kamusta naman po pala yung New Year nyo? Kasi kami dalawa ng ate ko. Ayun, so sobrang pagod. Kasi galing ako ng work. So, naka-uwi ako, nakarating ako ng bahay mga 10 something na or magka 12 na ata ng tanghali kahapon. So, ang ginawa ko, nagluto ako ng adobong puti with rosemary. Ayun yung ulam namin nung dinner. Tapos, pinagluto ko din si ate nung kanyang baon for today. Adobong pork chop. Kasi bawal ako sa mga red meat for the next 3 months kasi under medication ako. And then ano ba, medyo nagbabawas ako ng timbang kasi medyo kailangan na nating alagaan yung heart at saka napapadalas yung asthma ko. So ayun, and then excited ako kasi kala ko hindi ko na mapapanood itong Mindanao na to. Na-curious ako dito kasi eto yung movie na humabot ng award sa Julian Santos. So, sabi ko, dapat kahapon kami manonood ng ating. Kaya lang pareho kaming pagod kasi a day before yesterday, nagpunta kami ng Divisoria. Pasensya na medyo may sipag-sipag konti. Ayun, pumunta nga kami ng Divisoria nung a day before yesterday kasi bumili kami ng mga pangregalo ng ate ko. So sayang hindi ako nakapag-vlog nung nandun kami sa Divisoria kasi sobrang laki na ng pagbabago talaga, promise. And then, sobrang nag-enjoy kami at the same time napagod sa pamilya ni Ka nung Monday ng umaga. And then, ayan, ate ko na lang nagbalot kasi dapat tutulungan ko siya. Kaya lang that night, Monday night, may shift ako. So, as usual, sinamantala ang double pay. Kaya, nagpahinga ako. And then, kahapon, nagkatamaran na kaming umalis natin. Kasi plano namin kahapon, lunchtime, aalis kami, pupunta kami ng Mall of Asia. Kasi, dun kami kakain. Ang kaso, hindi ako nakapagpabook sa Vikings. Hindi ako nakatawag in advance kasi pag mga holidays, at least a week before,
tatawag ka na sa kanila para to avail their buffet. So, ayun, nakalimutan na nga. Ang ginawa ko, sa ate ko kasi pagdating ko, nagluto na siya na, ay, nakagawa na siya ng buko salad. So, ayun. So, supposedly ang task ko kapag gagawa ako ng coffee jelly. And then, gagawa ko ng leche flan. Ang nangyari, yung mga ulam lang yung naluto ko. At, ayun, nakatulog na nga ako. So, nagising ako mga 11:30. Ayun, nag-pray lang para dun sa year na darating. And then, after that, kumain ako. Ayun, yung kumain ako nung, dun pa lang ako nakapag-dinner. Mga 12:30 na ata, yun ang madaling araw. Kasi nung habang nagpuputukan yung salubo ko, kasi tulog na tulog kami pareho ni ate. Ako dun sa taas, siya dun sa ano, sa first, sa baba. Ako dun kasi ako natutulog sa taas. So, ayun. Kaya pagising namin, mga muntangin po namin. Pero at least kahit paano, walang masyadong gasos kasi hindi kami lumabas ni ate. Unlike kung lumabas kami, medyo, ayun. So, nagtatama lang kasi masama rin yung pakiramdam ko kahapon pa dahil nga medyo basic mo. So, kanina, umaga-umaga, ginising ako ni ate kasi kinatid ko siya papuntang Trinoma. Kasi ang laki ng eco bag na dala-dala niya. Ayun yung mga pinaglagay ng mga regalo para dun sa mga office mates niya at saka dun sa mga tao niya. So, ako yung pag-abit-bit, in short. Kaya, after that, sabi ko sa kanya, hindi muna ako uwi ng bahay. Mas gusto kong manood ng Mindanao. So, dumiretso ako dito sa Makati. Gumaba ako ng Ayala MRT. And then, medyo nag-antay ako sa labas ng Glorieta. Naupo muna sa may mini party sa may bandang Dolphin. Para antayin yung mall. Eh, nakita ko, alas 12, 12 noon pa yung bukas ng mall. Kaya, ginawa ko, I've decided na pumunta muna ng Landmark at kumain ng lunch. Lunch with, breakfast. Lunch na siya actually kasi, past 12 na, or 12, almost 12 noon na siya. So, doon ako kumain sa food court, doon sa favorite restaurant ko. Na pabor sa akin na walang mga mantika, walang red meat. Umorder ako ng salmon belly and lumpiang Shanghai na tuna. Kasi nung isang araw pa ako nag-crave yung fish na lumpiang Shanghai. Eh ate ko, hindi naman siya cooperative. So, ang ginawa ko, doon na lang ako kumain. Kala ko kasi yung lumpiang Shanghai na available nila is pork lang. So, nakita ko may tuna kaya ayun yung in-order ko. Ayun, busog-busog. Medyo busog-busog talaga. And then, ano pa ba? So, by next week, hindi ko alam kung medyo kung pwede ko siyang i-vlog. Pero kasi, itatry ko. Kasi magkakaroon ako every Wednesday and Saturday morning. After ng work ko, didiretso ako sa St. Hughes. Kasi start ng therapy session with yung mga physical therapist. Suot ko nga pala yung gift ng ate ko. Supposedly, ito yung susuot ko yesterday. Ito yung year-end gift niya sa akin, yung guys na shirt, skirt, denim skirt, at saka kaya lang yung skirt, nasuot ko na siya nung Monday. Eto, ngayon ko lang siya nasuot, pinart na lang ko na lang ng shorts, yung lagi kong suot na shorts. Yung hoodie, hindi pa, siguro pagpasok na, kasi medyo sobrang lamig dun sa may station ko. And going back guys, this coming January, no, second week ng January,
magiging busy na naman po uli ako dahil kailangan it kailangan i-rehab, kailangan i-rehabilitate yung legs ko. Hindi po ako mag-undergo ng kahit anong surgery. Ano po yun, correction para dun sa aking patellar tendonitis at saka Achilles heels tendonitis. So, mag-undergo ako ng therapy session. So, bali 8 sessions siya ng therapy. And then, 4 sessions ng shockwave dito sa lower back ko. Para naman magamit ko na yung health card ko kasi in my almost 4 years na stay sa company, never ko pa talaga siyang ginamit, as in yung ginamit na ano, mga pang mga ganong mga treatment. So ngayon pa lang, siguro kasi medyo nag-abuso ko yung katawan ko. Ayan, and then the other week, parang last week ata yun, ang laki ng mga pasa ko dito sa kamay magkabila kasi nagkaroon ako ng W-vitamin drip. So wherein, since na hindi nga ako pwedeng tumakbo sa treadmill kasi yung legs ko medyo hindi in a perfect condition. So kailangang mapagod ako na para ma-test yung kung hanggang saan pa ang kaya ng heart ko when it comes to ano recepting para ma-test yung stress mag-test yung heart ko sa pag parang stress test siya. So ayun yung alternative na naisip ng doctor ko. Ay, Dr. Shia, ayan yung doctor ko yan, cardiologist po siya. Isa po siya sa mga specialist na cardiologist sa St. Luke's. So, ayun yung naisip niya na mag-undergo ako ng W-vitamin drip to test the stress capacity ng heart ko. So, medyo umabot kanini ng 1.5 hours. Ayan, so sobrang pagod ko nun. Sobrang pagod ko nun. Habang patapos yung procedure, nakatulog ako at parang feeling ko naghilik pa ako. Naiya nga ako dun sa mga ano, sa nurse at saka dun sa technician at saka kay doc. Kasi as in talagang sobrang hinang-hina ako, nakatulog ako. At ito pa. After nung procedure na yon, hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Basta alam ko, umuwi ako. Tapos, nakalimutan kong isurrender yung form na kailangang isurrender para mabayaran si doctor. So, nung nandun na ako sa may bandang MOA, nakareceive ako ng tawag galing ng St. Luke's at hinahanap nga ako. Sabi ko, ala, sabi ko, sorry, nakauwi na ako. So, ang ginawa ko, sabi ko, promise, after ng shift ko, early in the morning, pupunta ako dun. Kasi, nung time na yon, nag-file ako ng, file ako ng half day leave para nga to give way dun sa treatment ko. Kasi alam ko, after ng treatment, sobrang groggy ako. Hindi ko lang alam kasi kung hanggang ilang oras yung effect ng gamot na tinurok sa akin. So, yun, the following day, after ng shift ko, pumunta ko ng, ano, ng St. Luke's at sinurrender yung form, yung charge form, parang purchase order, parang charge form na para mabayaran si doctor. Shia. So, ayun. Yun po yung mga nangyari sa akin this past few weeks. Kaya hindi rin po ako masyado naging active sa YouTube at upload ng video. Pero hopefully, after na to,
tuloy-tuloy na naman po ulit tayo. Sayang nga lang kasi hindi natin na-meet yung target natin ng 1,500 subscribers before the end of 2019. But hopefully, this coming 2020, just in case ma-hit natin yung 1,500, which is I'm very optimistic doon sa idea na yon. Hopefully, makapagparakol na tayo at saka hopefully, mas bongga yung price natin. Okay? Ayan guys, medyo napahaba na naman yung kwento ko. So, see you na lang after manood ng sine. Bigyan ko yun ng update. Okay? Have a great day guys. Bye!